Hello guys, welcome back ulit sa YouTube channel natin. May gagawin ulit tayo ditong board naman ng automatic washing machine. Ang brand ng gagawin natin guys ay ito. Yan, Samsung. Samsung automatic washing machine. So, ito ay may 11-20-10. Yan. May manufacture. Ayun yung serial number, ayan. Ito guys, dinala ko na sa bahay kasi na-check ko na to. In-order ko pa yung defective parts nito. So, ito guys, may una nang gumawa nito. Ayan, na technician. Walang power ang unang history nito. Ayan, nagawa ng paraan. Ayan, yun yung ginawa ng unang gumawa. Ayan. So, pangalawa pa lang ako nagagawa nito. So, ito guys, yung washing machine na to. Yung unit. May store nito sa akin. Ginawa ko na to dati mga ilang buwan na. Pero hindi dito sa mainboard, sa external parts. Kasi yung unang problema nito ay continuous filling water. Yan, hindi nagka-cut off dun sa init valve, yung tubig. So, lumabas yung error kasi hindi alam ng may-ari na may error yon. Yung lumabas na error ng chinek ko, OE. So, nagpalit tayo nito. Water level pressure switch, ayan. Samsung din. So, nagpalit tayo nito. Ang pinalit ko ito guys, itong water level pressure switch. Ano, second hand lang kasi dito sa Marikina walang mabila ng ganito. Sa Recto Manila meron. So, may nakita kong technician. Binili ko kagad ito kasi second hand. Kasi kailangan nung may-aring gamitin muna yung washing machine niya. Kasi marami silang labahan. Nung kinabit natin to yun, umuki na. Nawala na yung OE error. Nagka-cut off na yung tubig. Yan. Depende dun sa load kasi nagtitimbang yung ano nene, yung automatic washing machine. So, gumana siya ng maayos ng normal. So, ngayon, pagkataas ng ilang buwan, bumalik yung sira. Problema, dalawa na yung naging problema niya. So, yun, continuous filling water ulit. Hindi nagka-cut off yung tubig, karga lang ng karga. Tapos, maya-maya, magde-drain siya ng tubig. Kusang magde-drain. Habang nagkakarga ng tubig, nagde-drain siya. So, ang problema noon, yung chinek ulit yung unit, OE at 1E ang lumabas. Yun. Si OE, ito ulit yun. Yung kinabit nating second hand, ayan. So, pag inalog mo, dapat tahimik lang yan. Parang si Mark. Ayan. Ayan, ito. Pag inalog mo yan, dapat walang tutunog. Yun ang good. Pag ito, yan, inalog mo maingay, may problema na to sa loob. Yan. Tsaka may resistance din yan, guys. May 2.5 volts na signal yan, dapat alam nyo rin kung paano test rin to. Coil lang naman yung nasa loob niya, pag binuksan nyo yan. Yan. Coil tapos diaphragm sa loob. Yan, yan. Pero hindi basta-basta kagad binubuksan to. Yan. So, yun. Ang ginawa ko muna, bumili ako ng bagong ganito sa Recto Manila, ng bagong water ano level pressure switch yan. So yung binili ko na yung brand new, yung bago na pang Samsung na ganito rin itsura. So nung kinabit ko sa unit dun sa bahay ng may-ari, nawala na yung error. Ang problema naman, continuous filling water pa rin siya, karga pa rin siya ng karga ng tubig, hindi siya nagka-cut off. Kaya ang ginawa ko, chinek ko yung water inlet valve kung may bara o kung walang filter sa loob yun. So nung chinek ko, okay naman yung water inlet valve niya, walang bara, okay naman. So 220 naman yung pumapasok dun sa supply ng water inlet. Problema, hindi nagka-cut off. Makakatapos ka maglaba kasi pinatesting ko muna na maglagay ng may ilang perasong labahan. So nakatapos naman siya, kaso nga lang pinapatay namin yung tubig dun sa gripo para makatapos lang yung labahan. So hindi naman pwedeng papatayin ng lagi dun sa ano, sa kahit wala ng error, hindi naman pwedeng laging papatayin mo yung tubig sa water, sa ano, sa gripo yung tubig. Hindi na siya automatic washing machine. Yan, so hindi yun ang normal process. Ang normal process dapat yung pusa siyang nagre-refill ng tubig, nagka-cut off yung tubig, nagwa-wash, nagre-rinse, yan, nagdi-drain. So, dapat ganun. Ibabalik natin to sa original na setup niya, yung dapat na program para sa kanya. So, eto guys,
dinala ko na rito sa bahay para dito ko na gawin. Tapos yung pyesa nito, turo ko sa inyo kung ano yung problema. Kung okay naman yung water inlet valve dun sa washing machine, dito na kayo mag-focus. Yan. Sa likod, ito yung power supply, primary, ito yung main filter, yan. 22 microfarad by 450 volts, yan. Ito guys, yung sa water inlet, ang connections niya dalawa ito. Tigi isang wire yun guys, ayan. Yung isang wire pumunta rito, yung isang wire pumunta dito. Yun ang nagko-control dun sa water inlet valve. Yan. Ngayon, yung isa common, ito yon. Yan, dumaan siya ng relay, ayan. Isa, ayan. Tapos, yung ito yung common niya guys, ayan yung common. Yung isa naman, dumaan yan dito sa isa. Yan. Isa lang yung ginamit yung guys. Yan. Ito lang. Yung connector na, yung portion na to, yan to. So, dito yung isang wire ng water inlet valve, tapos yung isa nandito. Pag binelted mo yan, kung napapansin mo, ito yung paan yan isa. Yan. Pag binibend mo yung guys, kung napapansin nyo itong pyesa na to, yan. Ito yung nagko-control dun sa inlet valve, siya yung nagka-cut off. Itong pyesa na to ay triac. Yan ay, ang part number niyan ay, yan, ACS-1086S. Yan guys. ACS-1086S. Yan. Yan ang problema niyan guys. Ito ay triac. Ito si pin 1, siya si MT1. Si 3, itong si 3 tapos si 2 tapos itong sa taas isa lang yung shortage yan. Tapos si ito yung source MT1 source tapos ito yung kanyang gate yan. Ayan guys ha, yan triac ito, triac ka na may special protection sa loob yan. Hindi siya yung ordinary na triac lang. So, ang mayari yan dapat si pin 1 tsaka si pin 2 dapat walang resistance yan. Dapat mega ohms yan. Pag mayroong resistance yan, sira na yan. Kasi, ano yan eh, kahit mag-cut off tong si gate at kung may resistance naman si MT1 at si source, continuous pa rin na mag-susupply yung 220 kasi ito yung 220 niyan eh. Yan, galing dito. Magagaling yan sa 110 sa isang linya na 220. So, pupunta yan dito. Pag nasupply ito sa pin 3, yan, pupunta siya galing kay source, pupunta kay MT1, pupunta niya dun sa inlet valve. Masusupply siya na masusupply yan. Kahit mag-cut off to, kahit wala na tong supply, eh kung may problema na to, kung may resistance, wala rin. Talagang hindi siya magka-cut off. So, ang gagawin natin para ma-check natin yan, matetester. Ayan. So, ito, patatester, ayan. Pansin lang natin guys, ayan. Ayan guys, yan. Ano natin, tester natin, ayan. Nasa ohms tayo, yan. Focus lang natin ulit, yan. Itong si pin 1 at si pin 2 dapat walang resistance yan. Pag nagka-resistance yan, may problema yan. Tignan nyo guys ha, ayun o. Meron siyang 6.8 kilo ohms yan. Pag binaliktad mo, dapat wala rin, wala pa rin yan dapat. So, meron siyang 6.8 kilo ohms naman din. So, ibig sabihin, may problema na to. May resistance na siya. Kahit sabi mong kilo ohms yan guys, papasok pa rin dyan yung 220. Lalagpas pa rin, lulusot pa rin yan dyan. So, sa gate, sa pin 3, so, naka-resistance pa rin tayo. Wala. Pag binaliktad natin, pin 1 at pin 3, so mega ohm, so good yan. Ang problema nga lang, yan, ay si, yan ha, si 2 tsaka tong sa taas, short yan, yan.
Kasi dadaan dito, galing dito. Yung isang linya ng 110, yan. Kasi yung 110 nandito na. Ayan, dyan na yung 110, ang common. Tapos yung isang 110, dito yung dadaan. Yan, tapos lipat yun dito. Para masupply nyo itong isang paan ng water inlet valve yan. So, ganun siya gumagana. So, kukuha tayo kasi dumating na yung bag, yung piyesa na ito, yung order galing online. So, ito yan. Ayan, no? ACS ACS 108-6 6SN yan. SOT-223 yan, packaging niya. So, ito na siya, guys. Yan. Ipagkukumpara natin yung sira sa ayos. Yan. Yan, guys. 10 pieces. Yan. Kasi sa rectomili na naghanap ako ng pyesa nito, wala akong makita. Ang pyesa na to. Kaya umorder na lang ako sa online. Ayan. Kuha tayo ng isa. Ayan. Yes, ayan o. 10 piraso itong in-order ko yan. Check natin kung okay lang ba yung reading na nakuha natin o hindi. Kasi dapat yung MT1, may terminal 1 yan, tsaka yung source, dapat walang resistance yan. So check natin. Naka-ohms pa rin tayo, ayan. So tignan natin itong bago, ayan. Si pin 1 at si pin 2. Ayan guys, oh, wala siyang resistance. Pag binelected natin, wala. Sa gate, wala. Binelected natin, so wala. Ayan, sa resistance, sa diode naman guys, yan sa diode. Diode check tayo, pin 1 at pin 2. Yan, walang resistance, walang reading. Balik tayo natin. So guys, wala pa, wala din. Good. Si pin 1 at si pin 3, yan, meron siyang 0.6. Ayan, 0.6 yan. So good yan. Kasi may special protection yan sa loob. I-search nyo sa ano, sa internet page, para makita nyo kung ano yung nasa loob nung pyesa na to. Yan. So tatanggalin natin tong si eto, nasira. Tatanggalin natin yan. Walang tayo ng panghinang. Yan. Ito, madali lang din naman ito tanggalin, guys. Yan. Taasan lang natin yan, ano, yung temperature ng ating test. Sakto, nasa 400 degrees. Yan. Okay lang. Ayan. Alis, tanggalin natin. Linisin lang natin itong board. And guys, yung ano, yung lumang peso niya. Ito yung guys, ah. Yung lumang peso. Ayan. So, ito check ulit natin siya na wala na sa board, guys. Ayan. Check muna natin yung board kung may resistance siya. Baka pwedeng nasa board din o pwedeng mismong piyesa na. Pero malabo kasi sa board kasi ilang yung nag-iisala yung nakakonnect doon eh. So dito tayo. Ayan guys, dito tayo sa board na linisan natin ng konti. So ayan guys, oh, wala namang reading. Ano? So wala. So, malamang andito talaga yung problema niyan. So, si pin 1, si pin 2, nasa resistance ulit tayo. Hindi pa tayong resistance. Yan, naka mega ohms ulit tayo. Yan. So, eto, si pin 1, si pin 2. Ayan guys, so may reading talaga. 6.6K. Yung sa bago na ipapalit natin ay
Wala. Kahit baliktarin rin natin yung test probe. Ayan guys, oh, may resistance talaga. So, sira na talaga to. Ayan, 6.7 sa kabila. Sa bagong ipapalit natin, wala talagang reading. So, sira na talaga to guys. Kasi may resistance na yung MT1 tsaka source nya. So, ipapalit na natin tong bago. Tapos, itetest ulit natin. So, lagay lang ulit tayo ng flux. Ayan. Lagyan tayo ng tinga. Ayan. I guess nalagyan natin ng flux yan ah, para hindi magkalat yung tinga. Kung napapansin nyo guys yung gamit kong ano ah, yung sa panghinang. Kasi sira na yung mga pointed ko. So ito na ginagamit ko ngayon. So order pa lang ako ng tip. Soldering tip. So online. Kasi sa dami ng ginagawa ko. Yung iba na sira na. So maganda rin gamitin ito kasi yung panghinang na gamit natin ay order lang din naman sa online. Ayan. Adjustable yung heat, yung temperature nya. Ayan. 30 to 60 watts ito. So tapos lima yung tip nya, magandang gamitin. So ito yan, yung iba hindi ko pa nagamit. So maganda rin ito guys yan, yun ba, gamit na kasi sa lalo na sa mga panel na sa mga cellphone na yan ginagamit ko kasi mga pointed. Ilangin ulit natin, madali lang to guys yan. At na maayos. Tapos linisan natin. Thinner yan. Tapos test rin ulit natin resistance. Ayan. Dapat ito pin isa lang yan, si pin 2 at itong tab sa taas, metal tab yan, isa lang naman yan. So dapat si pin 1 at si pin 2 wala dapat resistance yan. Ayan guys, so okay lang yan, mega ohms yan. So, wala. Ayan. Sa gate, sa pin 3. Kay pin 2, wala. Kay pin 1, wala. Sa kabila, wala rin. Ayan. So, ito guys, goods na to guys pag ito tinest natin sa washing machine ng may-ari. Ayan. Ito yung problema nyo guys. Ayan. Ito lang yung papalitan nyo. Maliban na lang guys kung program yung nasira ha. Kung na-check na naman na okay din to, malamang yan, pwedeng sa program mo na may problema. Yan. Kahit chinek nyo na yung water inlet valve, good naman, tapos pumunta na kayo dito. Tapos okay naman, hindi naman siya sira, hindi, wala naman siya leak or short. So pwedeng program na. So sa ganun, hindi pa naman ako na-encounter ng ganun kasi puro ito yung problema.
yung water inlet valve, ayun, tapos yung pressure, water level pressure switch, yun, yung ito. Yun guys, ito ikakabit ko na lang to sa bahay, sa washing machine, sa may-ari, para i-test. So, yun na muna guys. Ayun guys, ikakabit na natin ngayon yung ano, yung na-repair nating mainboard ng Samsung na automatic washing machine. So ayan, finish over ko na lang kasi wala kaming ganyang mic. Una natin gagawin, bubuksan muna natin yung takip, yung pinaglalagay ng mainboard. Ayan, may cover kasi yung santorn na din yan. Marabi ako yan para hindi kalawangin. Ayan, nabuksan na natin yung cover. So, dyan nakalagay sa... Ganyan, tinatanggal natin yung tornilyo. Dyan nakalagay yung mainboard. So, install na ulit natin siya. Tapos, ikakabit natin yung mga wirings. Ayan, yung na-repair natin mainboard. Ayan, inayos ko na rin yung cover niya sa likod. Ayan, binikita natin ang silicone sealant. May itsura ng mainboard natin. Ayan, huwag nyo lang kakalimutan yung kung saan siya nakasalpak. Hindi naman kayo malilito dyan kasi may color code naman. Yung mga connections. Tsaka, ilan lang din naman yung mga... yung mga salpakan ng mga connections, yung bilang lang naman, tsaka hindi naman maliligaw. Kaya pag tinanggalin siya at kinabit, malalaman nyo agad kung paano siya ibabalik nyo sa tamang lagayan. Lang. Ayan, nice natin para hindi maipit sa button. Ayan, kasi may tamang ano yan eh. Lalagyan yung mga wire niyan, yung harness. Guys, nailapat na natin ng maayos, tapos itutornilyo natin. Tapos bago natin itornilyo, dapat pipindutin nyo muna yung mga button kung napipindut siya ng maayos. Kasi minsan kapag hindi maganda yung pagkakalagay natin dun sa panel ng board, minsan medyo matigas or hindi napipindut yung pindutan. Minsan dahil dun sa harness, umaharang. Kaya dapat siguro din natin bago natin itornilyo na napipindut natin ng maayos. Yan yun. Nakita niyo sa video, ayan. Ayan, good na yan. So, install na natin ito, tornilyo na. Para matest natin. Yung washing, tapos ikakabit ang ginawa ko dyan, dahil nakatanggal yung hose nyan, ikakabit ko muna dun sa gripo. Ayan, tapos isasaksak ko pa extension nyan sa ano, labas. Sa garahe kasi yan yung ginagawa natin ngayon sa mismong bahay ng may-ari. Ayan. Kasi gagamitin na doon ng kasambahin nila, maglalaban na doon kasi sila, marami na silang tambak na labahin.
Ayun, doon nakalimutan kong buksan yung ano, yung gripo. Ininstall ko siya pero nakalimutan kong buksan yung kagad yung gripo. Pero bubuksan natin yung mamaya. Ayan, ready lang natin yung saksakan. Dati yung problema nito. Ate, pwede ba tayo mag-testing ng kaila? Naka-power damit on. Tapos kahit i-post mo siya. Sige ate, diba, pag pinagawa mo, natin. Magkakarga kagad ng tubig. Tapos, dahil tuloy-tuloy yung karga ng tubig niya, kahit i-post mo siya, tuloy-tuloy pa rin tubig, hindi siya napapost. Yan. Yan ang problema dati niya. Yan ngayon, may kita niyo sa video na nakokontrol na siya ngayon. Kasi dati, hindi siya nakokontrol kahit i-post mo yung operations ng washing. Yan. Nakita niyo kung gumagalaw yung drum, yan, nagtitimbang na yan. Magtetest tayo yung labahan. Hindi natin mag-cut off yan. So, kailangan natin isara yung ano, pintuan. Kasi mag-error yan. Tignan natin kung mag-cut off yung tubig. Ready, sige pa. Natin kung magkakasok. Ayan guys, pagkatapos lagyan ni ate yung kasambahay ng may-ari, ayan, yung sabon, ayan, itetest natin, tinest namin siya. Tapos, medyo mataas lang yung tubig niyang guys, medyo matagal lang mag-cut off. So, depende yon sa isasalang mong tela, kung kumot, pantalon, o yung mga magagaan lang na tela, mga damit, yan, mga shirt. So, yan yung ginawa namin na yan. Okay na yan guys, working na siya. So nag-cut off na rin yan, tuloy-tuloy na. Tapos natapos na naman namin labahan na yan. Yung isang set niya kasi wala na kasi susunod na labahan na sisalang. So good naman yan, nakapag-drain ng maayos, nakapag-banlaw, nakapag bumat na sa proper functions ng machine, yung automatic washing machine na ginawa natin. Tapos binilikan ko siya kasi tumawag yung may-ari kung pwede doon i-testing ulit. Yung kasi gusto ng may-ari siya na mismo mag makita niya na mismo na siya yung mag-operate. So ang nangyari doon, pinataan ko siya, tapos yung tinest ko ulit. Yung tubig medyo bumaba ng konti kasi i-ventile yung sinalang namin noon. So okay, natapos na rin naman yung labahan. So all goods na yan guys, yung ginawa natin. So tapusin nyo na lang itong video. Matutunan kayo at ma-solve natin ano yung gantong trouble, yung continuous spilling water, yung hindi siya na ko-control, hindi siya na off. So ayan guys, yung problema nyo, tapusin nyo na lang itong video. Sure. Pag pinos, kasi dati, pag pinos, dire-diretso pa rin yung tubig. Ngayon, nakokontrol na siya.
Yan. Kapag in-start natin. Yan. Ito yung tubig. Ngayon, dapat iikot na yan. Kasi nabuwas na siya. Yan lang natin. Pag naka-open yung door, DE. Ngayon, pag nero mo, ayan, nagtatap na yung tubig. Iikot na yun ngayon. Ayan. Ayan, katap na yung tubig niya. Tignan mo. Tumigil na. Ayan, hindi na siya nagkakarga ng tubig. Ayan. Tignan niya. Ayan, pag binuksan ko yan, DE ulit yan. Error, DE. Ayan, tapos yan, nag-stop na siya. Ibig sabihin, good na yung ginawa natin. Ayan. Taas pala yung tubig. Old model na kasi itong washing niya. May gumawa ng technician, tignan mo. May disable na yung isang button dito. Guys, magana na yung wash niya. Tapos nagbibili yung wash niya yan. Tapos yung tubig niya yan. Low, tapos sabay nakailaw yung low tsaka extra low. Pero dapat hindi eh, kasi may una nang gumawa ng board. Kaya ganyan yung nangyayari, sabay na siya umiilaw. Tapos yung program niya nasa fuzzy tapos blanket. Yun ang program. So yun, kaya na lang namin matapos ng labahan tapos alang ulit.